Hello guys, ako nga pala si Juan Chua. Welcome sa aking new vlog. Gaya ng pinangako ko noong nakaraan, sabi ko ipapakita ko sa inyo yung mga personal collections ko, especially yung trophy ko and kung ano-ano pa. Samahan niyo ako. Tara, pasok. Nag-umpisa ako mag-collect 2018 talaga kasi feeling ko nga gaya na sinabi ko nakaraan na hindi ko siya nagawa nung kabataan ko. So, nung naka-medyo nakaluwag-luwag, ngayon, syempre, tampang patanggal stress nga. So, eto na yun. Normally, hindi ko talaga binubuksan to kasi nga yung alikabok pumapasok. Pero, syempre, dahil malakas kayo sa akin at sinamahan nyo ako dito, so, binubuksan ko pa. Ayan lang yung mga ilang sobrang fan talaga ako ng Marvel at saka DC. So, sa ngayon, ito pa lang. Isa sa mga pangarap ko ay sana isang araw makapagpatayo ako ng museum. Sobrang tuwan-tuwa talaga ako tuwing umuwi ako ng bahay kung nakikita ko ito. Kaya nga na sinabi ko, sobrang stress reliever siya after ng lahat ng stress ko sa paglalaro ng billiards at saka siyempre sa problema na rin sa personal na buhay. Ito talaga na isa sa mga nakakapagpasaya. Kapag nungkot-nungkot ako, lagi kong tinitignan lang ito. At siyempre, yung asawa ko at saka yung daughter ko. Ito na, meron pa dun sa taas. Yun talaga, yung nasa taas, sobrang lalaki talaga niyan. So talagang hindi sila magkakasya dito. So dyan ko muna sila nilagay. Hopefully, mapagawan ko rin sila ng sarili nilang display cabinet dyan. So, sa ngayon, yun muna. Pero ito talaga yung pinakakamukha ko. Makikita nyo naman. Hindi ko pa rin siya napapagawa ng glass cabinet. So, dito ko muna siya naglagay. Pero, kapalagyan ko rin siya soon. Makikita nyo naman. Maputi lang siya sa akin. Pero, semi-hawi kami dalawa, diba? Ito, yan, yung mga iba ko pang collections. Sobrang fan ako ni Iron Man, syempre, and Spider-Man, and Superman, syempre. Sobrang fan talaga ako niyan. Captain America, na shield, na meron siya isang parang rock. Nabili ko to sa America. Inuwi ko pa talaga yan. And mostly, yung mga ibang collections ko sa America ko rin siya nabili. And sa mga bansa na pinupuntahan ko. Ito, meron pa ako dito. Kamay ni Iron Man, syempre. And ito yung kamay nung sa Endgame na ginawa. Actually, umilaw talaga ito. Kung gusto nyo, pakita ko kayo ng magic. So, pag i-snap kayo nyan, wala tayong lahat. So, kung nai-snap lang yan, sana i-snap ko na lahat ng kalaban ko para syempre, champion ako lagi. Pero hindi nangyayari yun dahil maraming collection.
mga toy collection ko. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo, syempre, yung mahilig din talaga ako sa sapatos. Napakadami kong na-collect na sapatos din. Ako, wife ko, at saka, syempre, yung anak ko. So, ito. Yan yung mga sapatos namin. Syempre, ako yung pinakamarami. Meron pa yan dun sa loob ng kwarto at saka nasa kabilang bahay yung iba. Pero nasa at least nasa mga 80 to 90 shoes meron kami in total. Napakita ko na sa inyo yung toy collection ko and shoe collection. Ngayon, syempre gusto ko na ipakita sa inyo yung pinakamahalaga na bagay dito sa loob ng bahay. Yun yung mga trophy na napanalunan ko sa mga tournaments. Hindi siya sobrang kompleto dahil yung iba nandun sa kabilang bahay namin, pero andito yung iba. So, ito. Ito yung unang trophy na napanalunan ko outside the Philippines. Ginanap to sa Vietnam noong 2014. So, ito talaga yung pinakauna kong panalo sa international tournaments. And, yan. Siyempre, ito yung tournament sa Iloilo noong 2019. First runner-up ako, natalo ako dito kay Jericho Bañares. And ito, sa Bali, Indonesia noong 2017. Third place ako dito. Natalo rin ako dito kay Jericho Bañares noong semifinals. So, siya rin yung nag-champion sa tournament na to. And ito, yung pinaka nakakapagod na pinuntahan kong event at nakakalungkot. Dahil ito yung dapat na petition ng billiards para sa darating na Olympics for 2024. Sana magpapakita kami ng demo para nga makita ng Olympics kung ano yung laro ng billiards. So, in-accept nila na magbigay kami ng demo. So, gumawa yung WPA about dito. So, pumunta ako ng Paris, France. Social, di ba? Para lang sa isang araw kalahati. So, basically, mas matagal pa yung biyahe ko sa aeroplano papunta at pabalik. Nag-stay lang ako doon ng isang araw kalahati. And sadly, pagdating ko doon, in-announce ng Olympic Federation na na-decline na yung demo na dapat gagawin namin. So, itong World Trophy team na to, 2019 to sa Paris, France. Na-invite ako para maglaro para sa Team Asia. So, sobrang honored ako na ma-invite ako dito and maging representative ng Philippines. Ito sa Indonesia din, 2013, nag-semifinal din ako. Natalo ako sa isang Indonesian dyan. Nakalimutan ko na kung sino, pero siya rin yung champion nung tinalo niya ako. And ito, sa Chinese 8 ball. Sobrang bigat nito. Sobrang bigat talaga nito. Halos hindi mabuhat. And sobrang ganda. Kung makikita niyo naman. Makita ko pa sa inyo iba. Nandun. Tara. Siyempre meron ako dun sa yung mga nasa taas. Ito yung sa All Japan ko. 2015. Yung unang panalo ko talaga ng major international tournaments noong 2015 is yung All Japan. Yun yung talagang pinakamasabi ko na nagpa-improve and nagpa-galing, nagpa-bigay na confidence sa akin. So, nandyan siya. Actually, dalawa yung trophy kasi ng Japan. Ito yung maliit na trophy nila pag ibibigay nila. Kung halimbawa, hindi mo ma-defend yung title mo. So, the following year, pag hindi mo siya na-defend, meron kang recognition na itong trophy na to. Pero meron pang original na trophy talaga. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ito. Also, sa Indonesia din, third place din ako dito. Ang dami kong third place sa buhay ko. So, ayun guys. Actually, meron pa doon. Sa Malaysia yon. Kaso sobrang taas, so mirap kunin. And yung isa nandito. So ito na, nandito na tayo sa pangalawa. Dito, ito sa Indonesia din. Ayan, kung makikita nyo.
third place ulit noong 2012 na nag-umpisa pala ako mag-compete ng tournament international. So ito sa Malaysia, nag-top 8 ako dito sa Golden Break. Sobrang hirap ng tournament na to dahil sinasalihan to ng lahat ng Taiwanese player at saka mga Chinese. And ito sa Indonesia ulit noong 2012, semifinal ako ulit, fourth place. And ito yung isa sa pinaka talagang nanghihinayang ako, na isa sa nakakapanghinayang na laro ko. Dahil noong 2017, kung maalala nyo, sa Guri International 9-Ball Championship sa Korea, naglaro ako ng final. Sobrang ganda ng laro ko talaga dito throughout the tournaments. Ang dami kong mabibigat na tinalo. And nakalaban ko si Yang Ching Sun, si Chang Jung Lee ng sa quarterfinals, and sa semifinals nakalaban ko si Jeffrey Ignacio. And nung nasa finals na ako, sobrang nakapanghinayang. Maalala ko, isang beses lang ako nag-error, which is yung 10-7, puro na ako race to 11, at na-hardway ako nung kalaban ko sa na Taiwanese. So sobrang sakit itong pagkatalo na to, especially laki ng prize money. Pero okay pa rin, syempre masaya pa rin na umabot ako ng finals. Hindi ko rin naman talaga sobrang akalain dahil andun lahat ng mga magagaling, syempre. Isa sa nakapanghinayang, yet sobrang proud ako na nakarating ako ng finals. Ito naman, napanalunan ko sa Maryland 10-ball. Yearly yan ginagawa. Ako yung nanalo noong 2018 sa Amerika to. And ito naman sa Asian Pool Classic sa Taiwan to ginanap. Yung naglaro kami ng 5-on-5 against Taiwan versus Philippines. Ako, si Jeffrey Ignacio, si Carlo Piado, and si Roland Garcia, and of course si Sir Efren Batareyes. So kami nanalo dun, pero siyempre katulong ko yung mga loading ng billiards, kaya nag-champion. Ito ulit yung recognition ulit na trophy, pangalawang recognition trophy sa All Japan naman ulit. Yan. At ito, yung pinakahuling tournament na nalaruan ko itong taon na to. Nung February lang, 2020, kay Senator Manny Pacquiao. Sobra akong proud sa trophy na to kasi ito yung kauna-unahan kong malaking panalo sa dito sa Pilipinas. Dalawang beses na ako naglaro ng final sa pa-tournament si Senator Manny Pacquiao, and parehas akong nabigo. And itong pangatlo, sobrang saya ko dahil naganap siya sa Bacolod, which is doon ako pinanganak, and nandun yung family ko, yung mother ko, yung mga kapatid ko, nandun sila. Sobrang talagang pinapanalangin ko talaga na ako yung manalo dito sa event na to, and sobrang thankful ako na binigay sa akin ni God yun. Ang nakalaban ko rito sa final si Roland Garcia. So, at syempre ito pinakamahalaga. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan guys, gusto ko talagang ipakita sa inyo yung trophy ng syempre ng asawa ko. Sa mga hindi pa nakakaalam, naglalaro din po siya ng billiards, and syempre may trophy din siya. So ito. Pakita mo yan. So ito. Yan. Makikita niyo naman. Finalist siya dyan. Actually kasabay ito nung sa ilo. Hindi yata ito yun. Ay, yung isa yun. Ito, nag-final siya. Nung finalist siya rito, natalo siya sa finals. Pero, syempre, sobrang proud ako dahil Todi yan, magaling yung asawa ko niya. And ito, wow, Nax. Champ. Kita niyo naman. Okay. Champion. Itong pinakamalaga, syempre. And ito yung isa niya. Ito yung pinakamalaking tournaments na nasalihan niya. So, open to para sa Makati ito na tournaments, and nag-champion siya. So, syempre, hindi ako nag-champion dyan! Sa class ko lang! Oo nga, sa division mo, tapos lumaban ka ng overall, nag-final ka. Syempre, diba, isang champion, isang final.
So syempre sa yung trophy, yung premyo syempre. Doon na nasa toys na syempre dito na nag-toy yung premyo niya. So yun nga guys. Ah, ito yung medal ko sa SEA Games sa Kuala Lumpur to Malaysia sa SEA Games to. Bronze medal ako dito sa singles event. And ito yung sa recent na SEA Games last year 2019 dito ginanap sa Pilipinas. Bronze din ako dito, doubles event to, ang kapartner ko si Carlo Piado. And ito yung sa Ashgabat Asian Indoor Game. Andito yung medal niyan. Naglaro din ako dito na to, sobrang ganda nitong medal na to. Naglaro din ako dito sa Asian Indoor Game 2017 to. Ang kapartner ko rito is si Warren Campo. Nag-bronze kami. So, mga tournaments na hindi ko akalain na makalalaruan ko rin balang araw. So, sobrang saya. Ito yung sa Super Billiard Expo sa 2017. Nag-final ako. Natalo ako kay Shane Van Boning sa finals. And ito yung recognition namin na binigay ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naimbitahan kami sa Malacanang 2017 yan. So yun, nandun. Certification of participation sa SEA Games yan, sa Malaysia. Ito, siyempre, ito. Pogi niyan, siyempre. Diba? Buhok pa lang. Model ng sunset. And ito, yung picture ko nung nahulog ko yung 9 nung nasa World Cup of Pool kami ni Carlo. Sobrang nervous na nervous na talaga ako niyan. So yun, hindi ko akalain na napasigaw na ako na sobrang lakas. And siyempre, na sobrang kaba. And siyempre, ito yung poster sa nung nag-challenge match kami ni Idol Jeffrey the Cobra Ignacio. Sa Japan yan, yung challenge match kami. So yun, tapos na tayo sa mga trophy ko. And papakita ko naman sa inyo ngayon yung ibang collections ko pa dito sa loob ng kwarto. So sobrang liit lang itong bahay namin sa pagpasok mo yun na. So kung mapakita nyo naman, siguro alam nyo na kung ano ang ibig sabihin yan. Siyempre, dito na natutulog ang mahal kong asawa. At siyempre, si The Flash. That's me. So, tara, pasok tayo. Spider-Man, siyempre.
gawa to ng isang magiting na local artist natin na dito sa Pilipinas. And same artist yung gumawa ng Superman na nakalabas ng Superman. Sobrang ganda talaga at sobrang makikita nyo naman sobrang quality ng mga gawa natin. Yun nga guys, samahin nyo ako sa labas na pakita sa inyo yung pinakamahalagang trophy na may pagmamalaki ko sa buong karera ko. And I think ito yung nagpa-talagang nagpakilala sa akin sa pool world dahil ito lang naman ang laging sinasabi pagka ako na. So, tara! So, ito na yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yung sa All Japan Championship. Ito yung original trophy na i-award nila sa'yo yung araw na nanalo ka. So ito yung 2015 and 2017 na napanalunan ko. Ito talaga yung trophy na sobrang may pagmamalaki ko dahil nakuha ko. Isa to sa mga pinakamabibigat din na event every year dahil nasa WPA siya. Siyempre, ito lang naman yung mga sobrang napaka-importante mga tournaments. Yung World Nine Ball Championship, China Open, and US Open. And siyempre, pinakahuli yung All Japan Championship. So, nag-workout pa rin ako para makakuha pa ng at least yung World Nine Ball Championship. Pero, sobrang dami na magagaling. Hindi natin nasasabi yun. Pero, siyempre, ginagawa ko pa rin yung best ko. Kahit naman anong abutin ko, siyempre, lagi akong masaya. Dahil alam ko sa sarili ko na binibigay ko yung best ko. And naniniwala naman ako lahat may tamang oras and kapag para sa'yo talaga. So dapat lang na handa ka kapag ka yung para sa'yo na. So yun nga yung pinaka-importante, yung dapat nagpa-practice ka, yung focus mo dapat nandun. Para kapag na-meet mo yung luck o yung swerte, eh talaga mahirap bawiin, kunin sa'yo yung titulo. Napaka-importante na talagang handa ka. So, yun, yun lang, ginagawa ko, lagi lang ako maghahanda, practice lang, yung focus ko every tournament. And sana, hindi pa ako ganun katanda kapag sinapula ko ng swerte na yun. Or kung hindi man, at least masaya na rin ako at kahit papano, may napanalunan akong malaking event na tournament para sa sarili. So, samahan nyo ako, gusto ko ikwento sa inyo yung pinaka-special na tako ko dito sa loob ng bahay ko. So, ito yun. Gusto ko ikwento sa inyo yung kwento ng tao na to. Siyempre sa mga tao na kilala talaga sa akin, ito yung pinaka alis alam mo naman yung tao na to. Dahil sobrang tagal kong ginamit talaga to. Ito yung Southwest ko na tao. Sobrang proud ako na sabihin dahil mostly lahat ng meron ako na gamit sa billiards, case, mga ibang tao, lahat yan binili ko sa sariling bulsa ko and hindi ako umaasa ng yung bigay lang. Kasi nahihiya kasi ako kapag binigay sa akin tapos siyempre pag hindi mo nagamay yung tao, hindi naman sabihin magagamay mo, nahihiya ako na ibenta dahil hindi naman talaga ako ganun. Parang, para sa akin at the end of the day, siyempre importante pa rin yung personality mo, yung tingin sa'yo ng tao. So ako, kung may nagustuhan akong tao, kung hindi ko naman siya makukuha na sponsor or what, bibilin ko na lang. Siyempre kapag gusto mo talaga, feeling mo din ka gagaling, siyempre bilin mo. Pag i-invest ka talaga, hindi pwedeng aasa ka lagi sa bigay. And then kapag hindi mo nagustuhan, ibibenta mo. Siyempre, pangahalagahan mo yung reputation mo. So itong tako na to, ginamit ko to 2013. Nabili ko itong tako na to ng unang best na semifinal ako sa All Japan Championship, yung unang pinakamalaking prize money na nakuha ko sa international event. Nakakuha ko nun parang nasa mga $7,000 yata. So, yun. Binili ko itong tako na to sa halagang $3,200 dali. And hindi kayang bili ito ng kahit anong pera dahil ito yung tako na nakapagpabago ng buhay. So, talagang nakasave to kahit na iba na yung ginagamit ko ngayon. And actually, binibili na to sa akin ng 2017 sa Amerika. Inoopera na ako ng doble na yung presyo ng binili ko. Pero syempre, yun nga, gaya na sabi ko,
hindi kayang bilhin to ng kahit anong pera dahil sobrang importante. And kapag binenta ko to, iwalayan ako ng asawa ko. Ma, nabenta ko na yung taco. Hindi mo bibenta nga. Nabenta ko na yan eh. Ayoko nga. Bago naman ako naggamit muna nito ng Southwest, nung umpisa ako noong 2012, nung nagbalik ako ng billiard, ang una kong ginamit yung Al Bautista na taco. Kasi wala akong pera nung time na yun. And yun lang yung kaya ng budget ko. Pinili ko yun. Then after nung medyo nakabalik-balik na ako, nakaka-rekurso ako at napapalaban ako ng money games nun, bumili naman ako ng mas mataas ng konti, mas mahal ng konti, pero local queue pa rin yung gawa ni Nimrod queues. Naibigay ko yun sa kaibigan ko and nawala niya. So, after nun, binili ko tong taco na to kaya kay Champ Dennis Orculo, yung Tiger. Binili ko to sa kanya noong 2013 din. Bago ako ng Southwest noon, ito yung ginagamit ko. Ginamit ko rin to siguro mga at least 6 to 8 months yata. Basta yung buong halos buong 2013. Ito yung gamit ko. And sa akin, mapapayo ko lang siyempre kapag isave nyo yung mga pinaka-importanteng bagay na nakapagpabago ng buhay nyo. Hindi yan kayang tumbasan ng kahit anong pera. So yun nga guys, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa maliit kong tahanan. Sana abangan nyo yung sunod ko na vlog about sa magtuturo ulit ako ng method ko or technique sa pag-jump cue. Marami kasi nagtatanong sa akin about sa jump. So gusto kong i-share sa inyo kung paano ko siya ginagawa. And sana abangan nyo yun. And sa mga fans ko or mga manonood, pasensya na muna kayo na hindi pa ako nakakapag-upload ng mga laban since sa akin kasi sobrang halaga pa rin ng health syempre. Sobrang takot din ako sa nangyayari sa atin ngayon and sa kahit anong kagustuhan ko na maglaro, talaga napipigilan ako ng takot, hindi lang para sa akin, hindi syempre para sa family ko. So, iba't iba tayo ng opinion and marami akong nakikita ng players na lumalaro na rin sila and siyempre, kanya-kanya namang opinion yan. So, sa akin, sa ngayon, sana mag-tease muna kayo sa mga na-share kong vlog and hopefully, soon makapaghanap ako ng kalaban or makapag-upload ako ng money games. Makapag-invite ako ng players. So, that's it. Maraming salamat guys. Sa ulitin, sa mga hindi pa nakapag-like and subscribe, sana mag-like kayo and subscribe. And hit the notification below para may updated kayo sa aking mga vlog. So, thank you so much!